So hello, what is up mga idolo? At welcome back muli sa ating channel. At sa video nga pala natin ngayon, syempre i-update ko kayo sa pinapagawa natin na bahay guys. Na kung mapapansin nyo, pinatalian na ng alambre yung mga bakal para sa islab. At magbubuhos nga pala tayo ng islab sa video natin ngayon. At i-share ko nga pala sa inyo guys yung mga ginamit namin na bakal guys na ang sukat nga pala is 12mm. At syempre ipapakita ko rin sa inyo guys yung ginamit namin para sa pantukod sa ilalim. Nabubuhusan natin ng slab. At dyan gumamit nga pala kami ng kawayan guys. At swerte na rin namin dyan sa pagkakabili namin ng lupa guys. Dahil yung mga kawayan na ginamit namin na pantukod na yan, eh dyan nakatanim yan sa lupa namin na nabili guys. Makikita at mapapanood din naman natin sa iba na gumagawa ng bahay. Yan, napapansin ko rin yan na ginagamit nila na pantukod talaga. Dahil nga karamihan sa atin sa pagpapagawa ng bahay, eh gumagawa ng paraan para makatipid. Bumibili sila ng kawayan na alam naman natin na doon tayo makakatipid na gaya ng sa atin. Na andyan na mismo yung kawayan sa pinapagawa natin na bahay guys. Biruin nyo guys, hindi na tayo maghahakot guys. Tapos hindi na rin tayo gagamit ng sasakyan para dala natin sa pinapagawa natin na bahay. So iba talaga yung plano ng Panginoon, di ba? Nasa isa sa materials na gagamitin natin sa bahay eh, nakatipid din tayo, di ba? At yan nga pala guys, so dumating na yung in-order natin na semento na 100 pieces. So meron pa rin naman tayo natira dun sa mga nagamit natin nung una guys, o napamili natin. Na kung magkulang man yung gagamitin natin na sa islab, eh meron pa rin tayo na pandagdag. Tsaka nga pala dito sa in-order namin guys, so madali lang naman na dumating yung deliver na in-order mo na materials dahil malapit lang din yung hardware dito sa amin. Kaya ang kailangan mo lang talaga is budget lang talaga o pera lang. Kasi kung may pera ka naman, so madali lang naman talaga ang bumili ng materials guys. At sa pag-islab nga pala talaga guys, so kailangan naka-prepare na nga pala lahat. So kung mapapansin nyo dyan, nakasako na yung mga graba natin guys. Dun sa mga sako ng semento na nagamit natin guys. So kung may sako kayo ng semento na kala nyo eh hindi na mapapakinabangan, so ipunin nyo lang guys kasi sa pagdating ng slab o magpapa second floor kayo, so magagamit nyo yan guys. At malaking tulong yan guys para mapabilis yung trabaho ng pag-islab nyo guys. At sa pagsasako nga pala ng mga graba na gagamitin namin sa islab na yan, so ang katulong namin dyan simulat sa pulley si Kuya Eric guys. So shoutout kay Kuya Eric na laging katulong sa paggawa namin sa bahay guys. So yan na nga pala guys, at sisimulan natin yung pag-islab o yung pagbubuhos guys. Pero bago yun lahat, syempre yung kinagis na natin na sa Pilipino guys, na bago magbuhos ng bahay o gumawa ng bahay, syempre nagpapadugo tayo tapos naghahagis tayo ng mga barya guys. Marami naman talagang kasabihan ng mga matatanda, so nasa sa atin na lang talaga kung susundin natin o hindi, di ba? At kung isipin mo nga, syempre nakakatuwa lang din naman talagang isipin na nakakatulong din naman siya sa pagiging positive mo mag-isip. Lalo na yung ibang pamanhiin na gusto mo mangyari sa ginagawa mo sa buhay. So gaya na nga lang nitong pagpapagawa namin ng bahay, syempre gusto namin maging matibay yung pagpapagawa namin ng bahay o yung kalabasan nitong bahay. Syempre andyan din yung pagiging swerte, di ba? So malay natin, di ba? Tsaka wala naman talaga mawawala, di ba, kung susubukan natin. So yun lang. At sa paghahalo nga pala ng mga simento, graba, tsaka ng buhangin, so markala nga rin pala kami ng mixer para mapadali yung paghahalo natin ng semento guys. Sa pag-arkala namin ng mixer guys, so may kasama na siya na operator. So malaking bagay na rin yun dahil kulang kami sa manpower guys sa pag-islab natin guys. Pero syempre bayad na rin natin yun, no? Kasama na rin yun sa mixer na babayaran natin. Dahil nga ang gumagawa nga lang din pala ng bahay namin ni dalawa lang. Si Kiamani at saka ang tatay lang. Kumuha kami ng siyam na katao guys dun sa pinsa namin na nagko-construction din. Kaya sa pagbubuhos ng slab na to guys, so tinapat namin ng Linggo guys para wala silang pasok at makapag-sideline sila dito sa gagawin nating slab guys. So malaking tulong na rin to guys dahil kailangan natin matapos ng isang araw yung pag-slab guys para sabay-sabay matiyo yung gagawin nating islab. Kaya sa total ng tao na gumawa dito sa bahay natin, dito sa pag-iislab, ay 12 katao guys. At alam naman natin na mahirap talagang magbuhos ng islab guys, lalo na kung mano-mano at wala naman tayo na gagamitin na ready mix. So kailangan talaga natin ng maraming tao para matapos agad yung bubuhusan natin na islab guys. Ayaw kasi namin na magkaroon ng duktong yung gagawin natin na islab guys, at ayaw natin na magkaroon ng problema sa bandang huli guys. Kaya pinaghandaan namin at saka pinag-ipunan din namin yung pag-iislab namin guys.
dahil malaki-laki nga rin yung gastos dyan sa pag-i-slab. Maraming tao nga ang kailangan para matapos agad yung paggawa ng slab, guys. Bilang isang tao na nagpapagawa ng bahay o sa pinapangarap natin na bahay, guys, so napaka-excited at saka napakasarap sa pakiramdam na may matapos sa pinapangarap natin na bahay, di ba? Mapapasabi ka ng, ay, pagka natapos tong slab na pinapagawa natin, so medyo magkakahubog na yung bahay natin. Tsaka medyo gaganda na siya. So, napakarami mong pwedeng isipin sa pinapangarap mo na bahay, guys. At napakasaya na ang pinaghihirapan mo eh may napupuntahan, guys. At kaya nga netong sa amin na kahit maubos yung sinasahod namin o yung pinaghihirapan namin, sobrang saya namin na may nagagawa o may natatapos dito sa pinapangarap namin na bahay, guys. At na sobra palang sarap isipin na ito pala yung luho na napakasarap mong pagkakagastusan. Dahil sa bata pa lang ako, guys, so pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling bahay o makapagpagawa ng sariling bahay, guys. At ito talaga yung gustong gusto kong i-unlock na achievement para sa buhay ko, guys. Yung magkaroon talaga ng sariling bahay para sa magiging pamilya ko, guys. May kanya-kanya naman tayong plano sa buhay, no? So ito nga yung plano ko sa buhay na dapat nga bago ako ikasal o bago ako magkaanak, meron na akong sariling bahay, guys. So, hindi nga pala nangyari yun kasi naikasal na nga pala tayo. Pero wala pa naman tayo, anak, kaya magagawa pa natin yung plano natin na gumawa muna tayo ng bahay, guys, bago tayo gumawa ng pamilya o gumawa ng anak, guys, di ba? At para sa akin kasi, mahirap na kasing magpundar ng sarili mong bahay at saka ng lupa kung may sarili ka ng pamilya. Depende na lang yun sa'yo, guys, kung malaki yung sinasahod mo sa trabaho o marami kang pera. Ayun, no? Tsaka nga pala, guys, baka isipin nyo, malaki yung sinasahod natin dito sa ibang bansa. So, eto lang yung sasabihin ko sa inyo na ginawa kong diskarte para makaipon at tsaka makapagpundar kami, guys. Na, kaya andito sa ibang bansa, dito ako nagtrabaho, guys. Mas alam ko na mas madaling makaipon sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas, guys. Na kahit sabihin natin na sapat lang yung kinikita dito sa ibang bansa. Buo at may naitatabi ka kahit papano. Na hindi gaya dyan sa Pilipinas, kahit may naitabi ka na, magagastos mo pa rin, guys. Dahil nasa Pilipinas lahat halos ng luho, guys. At ang isa nga rin palang naging susi, guys, kung bakit kami nakapagpundar at saka nakapagpagawa ngayon ng bahay, guys, is katulong ko nga rin pala si Madam, guys, o yung asawa ko, guys. At saka nga pala ang nanay at saka ang tatay, na silang nag-aalaga ng baboy namin para mabayaran din namin yung hinuhulugan dati namin na lupa, guys. At saka yung pinapagawa namin ngayon na bahay, isa rin sila sa katulong sa pagbili ng mga materyales sa mga gastusin namin sa pagpapagawa ng bahay, guys. Kaya dito mo masasabi na hindi talaga biro yung pagpapamilya, guys. Kailangan talaga ng plano. Dahil sa pagpupundar pa lang na matitirahan na magiging pamilya mo, hindi na biro. Na kung ikaw sa sarili mo ngayon, sa tingin mo, hindi na sapat yung sinasahod mo, paano pa kaya kung magkakaroon ka ng asawa at saka ng anak, di ba? Paano ka pa kaya makakapagpundar ng sarili mong bahay? Dahil alam naman natin na sobrang mamahal na nga pala ng bilihin ngayon o ng materyales ngayon. Dahil nabanggit na nga rin pala natin yung mga materyales, syempre, bibigay na rin natin sa inyo yung presyo ng mga nagamit natin, guys. So, dyan nga pala nakagamit kami ng 87 bags na semento, guys. Presyo nga pala dito sa amin ay 225 to 230. At ito na rin pala yung ibang materials na ginamit natin na sana makuha ninyo ng idea para makatipid din kayo sa mga gagamitin nyo. Baka magtaka kayo kung bakit ang mura lang ng nabili namin na pinolic board at saka ng coco lumber, guys. Sa pinolic board nga pala na naggamit namin dyan o nabili namin, 8 piraso lang, guys. Dahil ang talagang gagamitin namin dyan, guys, is yero, guys. Na napaganda naman dahil may nagbenta sa amin ang yero na second hand lang, matinupat, magagamit din namin sa pagbababuya namin. Then yung isa sa diskarte na ginagawa namin sa pagpapagawa ng bahay, bawat materyales na binibili namin, iisip namin na mapapakinabangan pa sa ibang bagay na gaya ng magagamit namin siya sa pagbababuyan, guys. At sa mga coco lumber pa lang na gamit namin, guys, binigyan kami ng lolo namin ng isang puno ng niyog na ang ginawa namin pinalagari na lang namin, guys. Kaya sobrang laki ng natipid namin dito sa slab na ginawa namin, guys. Pagpasensyahin nyo na nga pala, guys, kung hindi na natin nasabi lahat yung mga presyo ng nagamit natin, guys. Kayaan nyo, pagka nabuo na yung bahay natin, iisa-isahin ko sa inyo lahat ng mga nagastos natin sa bahay. At dito na nga rin pala natin tatapusin yung video natin, guys. At nagpapasalamat ako sa inyo, guys,
sa lahat ng sumusuporta sa akin at nanonood itong video ko, guys. Kung nagustuhan mo man itong video ko, guys, so palike, share, and subscribe na, guys. So, see you sa next video natin. Peace, guys!